Guys, welcome back to my YouTube channel. Woo! And today, I'm gonna give some tips para doon sa COPPA na sinasabi natin ngayon. Ang masyadong ngayon yung COPPA sa mga lahat ng mga vloggers. Pinaka-comply kasi lahat ng mga creator na magsasabi doon sa mga videos nila kung yung videos ba nila is made for kids or not made for kids. So, sa mga katulad ko na mga nagsisimula pa lang at saka yung mga hindi pa monetize or yung monetize na pero nasa katulad ko lang na hindi rin alam kung saan makikita yung COPPA na sinasabi na para mag-comply tayo na ang videos natin is made for kids or not made for kids. So yun guys, kung dahil mahaba yung terms dun, no, yung mga pinapaliwanag, so sobrang haba kadalasan sa atin, lalo na especially sa mga Pilipinos na hindi masyadong nagbabasa. Kapag mahaba, parang nababagot agad magbabasa sa mga ganong bagay. So ngayon guys, tapos nagtatanong na lang kung anong dapat gagawin o paano makikita. So ngayon guys, ituturo ko po sa inyo kung ano yung COPPA at paano nyo makikita yung sinasabi sa pag-comply ng videos nyo na kung made for kids or not made for kids. So, yun guys, today, sana magustuhan nyo yung paliwanag ko at sana ay may natutunan kayo at ngayon, papakita ko na sa inyo guys kung paano gawin ang videos nyo kung made for kids or not made for kids. Saan kayo mag-fill up and huwag kayong aalis. And let's 1, 2, and 3, go! Now, napakita ko na sa inyo kung paano yung makikita at paano kayo mag-fill out sa every video nyo kung yun ang video nyo ay hindi made for kids or made for kids. Anong epekto ng made for kids or not made for kids? Guys, ang made for kids, guys, hindi na siya lalagyan ng ads. So, kasi minor yung gumagawa ng videos, so walang capacity na magko-control about money. So yun kaya wala siyang ads yung made for kids. So hopefully guys nagustuhan niyo yung paliwanag ko at saka at sana naibigay ko sa inyo ng matiwasay. And see you on my next vlog and samahan niyo po ako today tonight magla-live po ako around 8 o'clock PM on Philippine time. Sana ay ang yung makapanood ng videos ko nito ay pumasok kayo sa live ko at ituturo ko pa yung ibang mga about pagiging YouTuber na sana ay magugustuhan niyo. See you. Bye-bye.